ABS-CBN News Center Manila. Ito ang TV Patrol Weekend! Magandang gabi, Pilipinas. Kami mga patrol ng Filipino. Nagbabalita at taglilingkod sa inyo saan man sa mundo. Kapamilya, naitala ang pinakamababang kaso ng COVID-19 para sa taong ito. Bumaba po sa 1,923 ang mga dagdag na COVID cases. Pero anim na laboratorio ang hindi nakapagsumiti ng kanilang datos. Sa kabuuan, pumalo na sa 3,650,000 ang COVID-19 cases sa Pilipinas. Mahigit 62,000 dito ang active cases, 198 ang dagdag sa mga namatay, habang mahigit 5,000 ang dagdag sa mga gumaling. Bumaba naman sa 7.9% ang positivity rate na pinakamababa rin mula December 28, 2021. Naghahanda na ang mga ahensya ng gobyerno sakaling ibababa sa Alert Level 1 ang Metro Manila sa Marso. Inilatag naman ng Department of Health ang ilang senaryo. Pwedeng bumaba sa 80 na lang ang COVID cases sa Marso kung mapapanatili ang mga health protocols. Pero posible na itong sumipa muli sa mahigit 7,000 ang mga kaso po kung babawasan naman ang publiko ang pag-iingat. Nagpapatrol, Weng Hidalgo. Excited na si Nori na ipasyal ang kanyang mga anak sakaling ibaba na sa Alert Level 1 ang Metro Manila. Ang tagal po nilang nandito lang sa bahay, puro gadget lang po yung kaharap. Mas okay pa rin yung nakakalabas sila at nakakapag-explore po. Ganito rin ang pangamba ng ilan, lalo't hindi pa bumababa sa 1,000 ang COVID-19 cases sa bansa. Siyempre, kailangan natin kumita. Pero para sa mga bata, bawal siyempre. Okay lang po na ibaba, pero nandun pa nga rin po yung mga limitations sa lahat ng tao. Lalo-lalo na yung mga dikit-dikit. Patuloy naman ang pagbaba ng COVID cases sa bansa mula sa higit 3,000 dagdag na kaso noong February 13. Ngayon, higit 1,923 ang mga bagong kaso. Nasa 29% ang ICU bed utilization sa bansa na pasok sa safe zone. Pero bukod sa COVID cases at hospital utilization, kailangan ng mataas na vaccination rate sa lugar para maibaba sa Alert Level 1 ayon sa DOH. Sabi pa ng DOH, posibleng bumaba hanggang 83 ang COVID cases sa March 15 kung mapapanatili ang health protocols at maiiwasan ang panibagong surge. Ang daily cases natin nationally may be as low as 83 cases only, no? Pagdating ng March 15, kung magtutuloy-tuloy po tayo sa pagpapataas ng bakuna, kung ang mobility natin at saka ang compliance to minimum public health standards ay mariretain natin na ganito. Pero posible rin itong sumipa muli sa higit 7,000 kung hindi mag-iingat ang publiko. 7,748 cases by March 15 kung magkakaroon tayo ng pagluwag o magkakaroon ng reduction dun sa ating compliance by at least 19 or 20%. So once nag-increase ang mobility tapos nagkaroon po ng pagpapabaya or complacency sa pagsunod sa minimum public health standards, maaring tumaas uli ang kaso dahil alam natin lahat na andito pa rin po yung virus. Kaya idiniin ng DOH na kailangan pang paigtingin ang vaccination sa bansa bago tuluyang luwagan ang alert status. Bago tayo makapag-de-escalate sa Alert Level 1, merong adequate protection ng ating populasyon through vaccination so that we can be confident na pag binuksan natin, hindi po ganun na bibilis na ang transmisyon ng sakit. Mapipigilan natin through this vaccination na mataas. Sa ilalim ng Alert Level 1, pinapayagan na ang intrazonal at interzonal movement, anuman ang edad at may comorbidity man o wala. Pinapayagan na rin ang full capacity sa mga establishmento basta na ipatutupad pa rin ang minimum public health standards. What would be most critical for all of us would be the enforcement and monitoring of our concerned agencies of government. Pangalawa, syempre, yung kooperasyon ng mga establishmento at ng ating komunidad. Samantala, sinabi ng DOTR na wala ng red list countries ngayon at pinapayagan na ang mga Pilipino at mga banyaga na makapasok sa Pilipinas basta't kumpleto ang pre-travel requirements. Unang-una ay iistriktuhan nila ang mga pag-check ng mga documentary requirements bago pa lang mag-board ang mga pasahero.
ibig sabihin ay titignan nila yung mga mandatory requirements kagaya ng vaccination documents, ng RT-PCR, RT-PCR testing, at yung pag-register sa One Health Pass bago nila i-board ang mga pasahero. Magdadagdag na rin ang airport ng mga tauhan na susuri sa dokumento ng mga pasahero. Ikinatuwa naman ng Department of Tourism ang pag-aproba ng IATF na tanggapin ang National Vax Certificate ng 12 pang bansa. Weng Hidalgo, ABS-CBN News. Dumating kagabi sa bansa ang mahigit sa 1,000,000 doses ng Pfizer vaccine. Donasyon ito ng bansang Australia sa pamamagitan ng Global Humanitarian Agency na UNICEF. Ayon sa National Task Force Against COVID-19, ikatlong batch na ito na dumating sa bansa nito lang nagdaang linggo at pangwalo naman ngayong buwan ng Pebrero. Kabilang na rito ang reformulated Pfizer doses. Sa ngayon, umaabot na sa mahigit 62,000,000 Pilipino ang nabakunahan kontra COVID. 9.4 million naman ang nakatanggap na ng booster shots, habang umabot na sa 329,000 ang bilang ng mga batang 5 hanggang 11 taong gulang na nakatanggap na ng bakuna. Plano pa rin ang ilang kumpanya na ituloy ang work from home setup kahit tapos na ang pandemya. Muli namang ipinaalala ng Labor Department ang mga karapatan ng mga manggagawang nasa ganitong sistema ng trabaho. Alamin sa pagpapatrol ni Jackie Pascual. Maraming bakanting computer ang animation company na ito sa Mandaluyong. Kung dati kasi umaabot sila sa higit 500 artist na pumapasok sa opisina, ngayon 2 na lang. Si Teresa at Dominic, nagdesisyon na bumalik na sa opisina dahil sa mga distraction pag naka-work from home. Parang na-feel mo na parang tatamad ka lalo kasi you're just so close. Kaya sa akin, ayun, separate siya. At saka mas naging productive ako pag office na talaga. Number one talagang problema is internet. Ang dami mong kaagaw sa internet. Hindi ka rin naman pwedeng mag 25 Mbps lang. So kailangan mag-upgrade. Pag nag-upgrade ka, medyo malaki yung babayaran mo. And then yung kuryente din. Maraming katrabaho nila ang nasa probinsya na naka-work from home. At dahil dyan, mula sa dating 1,000 square meters na opisina, lumipat na sila sa 200 square meters na lang. I think we would see a continuation of the hybrid, but I think it will be a 60-40. 60% working from home and from home, and 40% working in the studio on a rotation basis. Ganito na rin ang plano sa ibang mga kumpanya, lalo na sa BPO industry. Ayon sa IT and Business Process Association of the Philippines, nauuso na ang work from anywhere concept sa buong mundo. Kaya kailangan na rin ayusin ang flexible work arrangements dito sa bansa. Para naman sa Labor Department, may telecommuting law na tayo na naipasa bago pa ang pandemya. Naglabas na rin ang dole ng IRR ng batas para sa mga pribadong kumpanyang may work from home setup. Ang malinaw anya, lahat ng patakaran at benepisyo ng mga nagtatrabaho sa opisina ay dapat kapareho rin sa mga naka-work from home kahit pa ang overtime pay. Kung 8 hours ka, lagpas sa doon OT yan. Yung gadgets talaga dapat i-provide nila. Paano nang gagamitin din ng worker? Ayon sa dole, kailangan lang magkasundo ang kumpanya at manggagawa sa mga patakaran sa work from home setup, kabilang na ang oras ng trabaho, benepisyo at mga allowance. Jackie Pascual, ABS-CBN News. Hindi pa rin natatagpuan ang 2 real estate agents na naiulat na nawawala sa Batangas noong pang-Disyembre. Hinala ng pamilya, ilang pulis ang sangkot sa insidente. Nagpapatrol, Dennis Datu. Labis nang nag-aalala si Tatay Rodelio dahil mahigit 2 buwan na buhat nang mawala ang kanyang 29 anyos na anak na si Rodelio Larena alias JR. Account director sa isang real estate company sa Alabang si JR. Kasama ring nawawala ang freelance real estate agent na si John Paul Ferolino alias Pong. Hindi ko alam kung anong sitwasyon meron siya. Kumakain ba siya, natutulog ng maayos.
So yun, ang amin po talagang pinangahawakan is yung panalangin namin at yung sa Diyos po kami umaasa na makakauwi po yung aking anak. December 11 itong nakaraang taon, bumiyahe ang dalawa sakay ng SUV ni JR. Patungo sila sa isang resort sa Mabini, Batangas para makipagkita umano sa isang kliyente na bibili ng kondo. Pero hindi na sila nakarating doon. Dalawang araw ang lumipas, sasakyan na lamang ni JR ang natagpuan sa diversion road sa bayan ng Taal sa Batangas. Wala ng dashcam at GPS ng sasakyan. Pero naiwan ang laptop, wallet, ATM card at iba pang gamit ni JR at Pong. Base sa mga CCTV footage na nakuha ng pamilya, huminto pa ang SUV ng mga biktima sa highway sa Barangay Bihis bago maghating gabi ng December 11. May mga bumaba sa sasakyan at lumipat sa dalawang kotse sa likuran. Maya-maya umalis na ang SUV kasunod pa rin ang dalawang sasakyan. Pero masama ang loob ng pamilya Larena sa mga investigador. Ever since ang sinasabi nila, abandoned vehicle lang naman yung report sa kanila, walang missing person. So sa amin, parang hindi sila seryoso na maghanap ng taong nawawala. Kung gawin yung sinasagawa natin na investigation din tungkol dyan, it's just so happy na until now ay wala pa tayong makita ng late. Hindi na nangahulugan na talagang binabayaan natin ito. Lumapit na sa NBI ang pamilya ng mga biktima. Hinala naman ang pamilya ni Pong, may mga pulis na sangkot sa pagkawala ng mga biktima. Ayon sa kapatid ni Pong, nadiskubre nila sa Instagram account ng kanyang kuya na mga pulis ang kausap niya para tagpuin ang kliyente umanong bibili ng kondo. Nag-inquire. Sila talaga yung nagkausap. So may number doon sa conversation nila na tawagan itong number na to pag 10 minutes away na sila sa area na pupuntahan nila. Ngayon, pinofocus nilang investigate is yung mga involved na police. Yun din kasi yung sabi. Bali, yung nalaman namin is dalawa. Dalawang police ang involved. Pero yung isa is parang dismissed police na po. Nagsusumamo ang mga pamilya sa mga may hawak sa dalawa. Umari po ay pakawalan po niyo yung aking anak at pauwi na po niyo sila na matibasay. May mga pamilya rin po kayo at may mga anak. So maramdaman niyo po yung nararamdaman namin bilang mga magulang. Sa may hawak sa kuya ko at kay Sir JR, maawa po kayo. Sana pabalikin niyo na po siya sa amin dahil may pamilya pong naghihintay. Dennis Datu, ABS-CBN News, Batangas. Sumisigaw ng katarungan ang pamilya at iba't ibang grupo sa pag-aresto ng mga pulis sa dating Karapatan Secretary General at Human Rights Activist na si Dr. Natividad Castro sa kasong kidnapping at Sears illegal detention. Kumbinsido silang biktima ang doktor ng red tagging. Nagpapatrol, Weng Hidalgo. Alas 9 ng umaga ng Biyernes, nagulat ang pamilya ni Dr. Natividad Castro nang biglang dumating ang mahigit 15 tao sa kanilang bahay at nagpakilalang mga pulis. Sinira ang lock ng pinto ng kanilang bahay. Pinasok ito at isinilbi ang warrant of arrest kay Dr. Nati dahil umano sa mga kasong kidnapping at serious illegal detention. Si Dr. Nati ay dating Secretary General ng Karapatan Caraga. Dinila umano si Castro sa Campo Crame. Pinagbawalan umano silang kausapin siya at iabot ang mga gamot at maintenance medicine para sa kanyang alta presyon at diabetes. Hindi po nila kami binigyan ng opportunity at pinagtulak-tulakan po nila ako kasi meron po akong pin-repair na, meron po akong hinanda na bag para sa kapatid ko. Tapos hindi nila ako pinayagan na ibigay man lang yung mga damit niya, yung mga gamot niya para magkaroon siya ng konting comfort. Kinumpirma ng tagapagsalita ng Police Regional Office 13 na si Police Major Dorothy Tumulak na dinala sa detention facility ng Bayugan City Police Station si Dr. Nati. Doon kasi sa syudad ang issuing court ng kanyang arrest warrant. Ayon sa PNP, may record sila na miyembro umano ng Central Committee ng Communist Party of the Philippines at pinuno ng CPPNPA National Health Bureau na nakabase sa Barangay Libertad sa Butuan City, si Castro. Tiniyak ni Chief PNP General Junardo Carlos na dumaan sa tamang proseso ang pag-aresto sa doktor. You review the warrant of arrest, review the personality. They will always say something that would defend what was the subject of the warrant of arrest. Everybody will say their innocence. Again,
we bring it to the court. Ayon sa kapatid niyang si Menchi, taga Metro Manila sila, pero pinili ng kanyang ate na maging doctor to the barrio sa Butuan City. Imbis na po siya ay pumunta ng Amerika para mag-doktor doon, para sumingil ng malalaking doctor's fees, hindi po yun ang pinili niya. Ang pinili po niya, pumunta sa barrio, pumunta sa probinsya, sa Butuan, at tumulong sa mga taong mahihirap doon. Ayon naman sa Secretary General ng Karapatan na si Christina Palabay, ilang taon nang tumutulong si Dr. Nati sa mga lumad at mga biktima ng human rights violation at sa pagbuo ng community health center sa Caraga. Kaya naniniwala siyang biktima ng red tagging ang doktor. This is the first time we're hearing, no, itong itinasong illegal, serious illegal detention and kidnapping against her. So clearly she was not afforded yung kanyang right to due process, because dumaan yung PI, hindi niya nalaman, no, na may ganyang reklamo sa kanya. Kinundi na rin ng Free Legal Assistance Group, Bayan Muna at iba pang grupo ang pagkakaaresto at paraan ng pagproseso kay Doktora Nati na agad inilipad sa Butuan City kahapon. Nananawagan naman ang UP College of Medicine Class of 1995 na tigilan ang panghaharas at pananakot kay Castro at sa kanyang pamilya. Ibasura ang mga kaso laban sa kanya at agad siyang palayain ng mga pulis. Nababahala ang Commission on Human Rights sa paraan ng pag-aresto kay Dr. Nati. Nagpadala na ito ng tauhan sa Butuan City para imbestigahan kung may nilabag ang PNP sa Rules of Procedure. Weng Hidalgo, ABS-CBN News. Happy news naman tayo, mga kapamilya. Ipinamalas ng mga kabataan sa isang barangay sa Negros Occidental ang kanilang pagkamalikhain sa pamamagitan ng paggawa ng mga kakaibang face masks. Kinagiliwan sa social media ang mga face mask na gawa ng mga kabataan sa Barangay Talok sa Bago City, Negros Occidental. Bida sa isang aktibidad ng sangguniang kabataan doon, ang DIY o do-it-yourself face mask competition, kung saan gumamit ang mga lumahok ng indigenous materials sa pagdisenyo ng face mask. Sa mga litratong ibinahagi ni Bayan Patroller Willie May Silo, mayroong hugis pakpak ng anghel na gawa sa cotton buds. Mayroon ding dinisenyuhan gamit ang mga seeds o buto at nilagyan ng mga bulaklak at maliliit na mga sanga. May dinisenyo ring gamit ang mga dahon ng nyug. Patuloy namang paalala ng Department of Health, gumamit lamang ng face mask na siguradong magbibigay proteksyon kontra COVID-19. Kapit na mga motorista, ito na ang busina sa petrolyo. Sa ikawalong sunod na linggo, may oil price hike ulit next week. Maglalaro sa 80 centavos hanggang piso ang itataas sa presyo ng gasolina, 50 hanggang 60 centavos kada litro sa diesel at 40 hanggang 50 centavos sa kerosene. Ayon sa mga taga-industriya, bagamat lumiit ang dagdag presyo sa susunod na linggo dahil sa pagbabalik ng negosasyon ng Iran at US, sumipa ulit ang presyo sa dulo ng trading kagabi. Kulang pa rin kasi ang supply at may tensyon pa sa Ukraine-Russia border. Dagdag pa ng mga sources, masyado pang maaga para sabing pababa na ang presyo ng langis worldwide dahil sa kakulangan ng supply. Dahil sa 7 linggong sunod-sunod na price increases, nasa lagpas 10 pesos na ang iminahal sa diesel, halos 8 pesos sa gasolina at mahigit 9 pesos sa kerosene. Nagdeklara na ng full military mobilization ang isang pro-Russian separatist sa Eastern Ukraine. Nanawagan ng grupo sa mga may kakayahang mag-armas na sumama sa kanila. Inaakusahan kasi ng mga separatist ang gobyerno ng Ukraine na nagpaplano umano ng pag-atake sa kanila. Pero ayon kay US President Joe Biden, bahagi lang ito ng disinformation campaign ng Russia para magkaroon ng rason sa pag-atake nito sa Ukraine. Naniniwala si Biden na nakapagdesisyon na si Russian President Vladimir Putin na lusubin ang Ukraine anumang araw. Sa kabila nito, may panahon pa anyang mag-usap at mapigilan ang krisis.
Samantala, nakabalik na sa bansa ang limang Pinoy na galing Kiev, Ukraine. Mag-aalis 7 kagabi nang dumating sa bansa ang unang batch ng mga Pinoy na bahagi ng repatriation program ng pamahalaan. Sinalubong sila ng ilang tauhan ng Department of Foreign Affairs at mga opisyales ng Overseas Workers Welfare Administration. Ayon kay OWA Administrator Hans Leo Kakdak, wala pang abiso kung kailan ang susunod na flight ng mga pauwing Pinoy. Ayon umano sa mga umuwing Pinoy, maayos pa ang sitwasyon sa Ukraine. Kasabay nito, muling nanawagan si Kakdak sa iba pang mga Pilipino sa Ukraine na samantalahin ang alok na repatriation ng gobyerno. Nanawagan tayo sa ating mga kababayan sa Ukraine na of course number one concern natin ang safety ninyo. Bibigay tayo ng financial assistance and for those needing help on livelihood and scholarship, collegiate level scholarship ng kanilang anak, tutulong din tayo. Umalma ang mga kabataang taga-suporta ni Presidential Candidate Vice President Lenny Robredo sa Itzhaki, Isabela sa pagbura ng mural painting ng kanilang kandidato sa isang bader na mga tauhan ng COMELEC. Git ng grupong Youth for Lenny Isabela, private property ang pader na pinaglagyan ng mural. Pininturahan na lang ito ng pink. Pero may mga sumira pa rin sa dingding at sinulatan ng pangalan ng ibang kandidato. Para kay Senate Minority Leader Franklin Drilon, hindi dapat sumasali sa partisan politics ang COMELEC. Iginiit niyang banta sa integridad at kredibilidad ng halalan ang kanilang ginagawa. Hinamo naman ni Vice Presidential Candidate Kiko Pangilinan ng COMELEC na patunayan ang kanilang pagiging patas. Kinumpirma ng Isabela Provincial Election Supervisor na si Attorney Michael Kamangeg na siya ang nag-utos na pinturahan ng puti ang pader dahil lumalabag umano ito sa sukat ng campaign propaganda. Kung titignan mo yung mural na yon, it's a form of campaign propaganda. Tapos yung size niya is beyond 2 by 3 feet. So I have to apply yung section 26 ng ating COMELEC Resolution 10730, which says that COMELEC may motu proprio immediately order the removal, destruction, and or confiscation of any prohibited propaganda material. So yun ang basis natin, kaya pinatintahan natin yun. So I think I was on my right to execute the law. Nagbabala ang Department of the Interior and Local Government sa mga opisyal ng barangay na hayagang nagpapakita ng suporta sa ilang kandidato. Nagpapatrol, Zian Ambrosio. Viral sa social media ang post ng isang barangay captain sa San Jose del Monte, Bulacan. Pukod sa lantarang paghayag ng suporta sa mga tumatakbong Pangulo at VP, nakadisplay pa mismo sa kanyang lamesa at loob ng barangay hall ang campaign poster. Nakarating ito kay DILG USEC for Barangay Affairs Martin Dino at agad nagbabala sa chairman. I-remind ko lang si Kapitan na bawal yan dahil sa omnibus election po, ang presidente ng Pilipinas, vice president, senator, congressman, mayor, vice mayor, pwedeng mangampanya maliban sa mga kapitan, kagawad, ang mga barangay ay non-partisan. Kaya nga apolitical, kaya mahigpit na ipinagbabawal sa mga barangay official ang pangangampanya. Bawal din mangampanya o lumahok sa anumang partisan political activity sa mga taong gobyerno, kabilang ang mga pulis at sundalo. Paalala ni Commissioner Eileen Lizada ng Civil Service Commission, mag-ingat din sa mga isinusuot dahil posibleng bahagi ito ng pangangampanya. You can wear kung ano yung favorite colors nyo on your wash day. Except dapat yung t-shirt na sinusuot ninyo, wala ho yung mga vote for. Pero hindi ho pwedeng sabihin ng head of agency na for Friday, let us wear, or everyone, let us wear this color. Hindi ho yan pwede. Sa barangay E. Rodriguez, Quezon City, dati na may color coding kada araw mga tauhan ng barangay. Pero dahil panahon ng kampanya, naghigpit si chairman. Kapag oras ng trabaho, 8 to 5, gamit nila yung pula. Ngayon, just in case na natapos ng kanilang trabaho, huwag na nilang gagamitin ang kanilang mga uniforme kung halimbawa man may mga rallies. Iniimbestiga naman ng CSC ang lumabas na litrato ng umano'y mga nakasuot ng uniforme ng DOH na dumalo sa isang campaign rally. We have spoken to DOH kasi kung DOH yan, so sila dapat ang mag-iimbestiga.
So sabi nila, hindi namin empleyado, nagtitraining, kami ang nagtitraining, pero hindi yan sila sa amin kasi it's LGU, per Secretary Duque. Mahigpit naman nagbilin si Yusek Dino sa mga barangay na i-monitor mga nakakabit ng campaign posters sa hindi tamang lugar. Pati nga sa paglalagay ng tarpaulin, siyan, pagka nahuli sa akto ng barangay na naglalagay sa kuryente, sa postre, sa mga government facilities o public area, pwedeng arestuhin. Pinayuhan na rin ng DILG at CSC na huwag na munang gamitin ang mga sasakyan ng gobyerno na may mga mukha at pangalan ng mga politiko ngayong panahon ng kampanya para hindi madawit sa electioneering. Zian Ambrosio, ABS-CBN News. Tinanggap na ni John Arcilia ang kanyang Best Actor Award mula sa Venice International Film Fest sa isang face-to-face event sa Cultural Center of the Philippines. Pero may bahid ng kalungkutan si Arcilia sa pagtanggap ng kanyang tropeyo. Nagpapatrol, Mario Dumawal. Man. Anong nangyayari sir? Anim na buwan matapos ang tanghaling Best Actor sa 78th Venice International Film Fest para sa On the Job The Missing Eight. Personal na tinanggap ni John Arcilia ang kanyang tropeyo mula sa Italian Embassy kagabi sa Cultural Center of the Philippines. Makasaysay na pagpili kay Arcilia bilang unang Pinoy Best Actor sa prestigyosong Film Fest. Bravissimo. And please, I present to you the top of it. Ito ang pinakahihintay na sandali ni Arcilia na tumanggap ng masigabong palakpakan sa okasyon kung saan din nagkaroon ng special screening ang mahigit 3 oras niyang pelikula. Binalik din ni Arcilia ang parangal sa kanyang direktor na si Eric Mati at iba pang kasama ng produksyon. They're not just filmmakers, but they have visions for the Philippine film industry. I would like to thank the crew because they sticked around. Imagine we mounted the film for 3 years and they stayed together with the vision of Eric Mati. And of course, the wonderful, wonderful actors. Gayunman, may kurot sa puso ni Arcilia sa paggawa ng pelikulang tumatalakay sa sitwasyon ng Pilipinas. I've been watching films about corruption and crimes, and now that I'm older, it's still happening around me, even to the nearest person I know. So what's happening to us? Nakatanggap din ng aktor ng 2 citation na bahagi ng wagi na selebrasyon ng CCP ng World Class Excellence ng Pinoy Artist. Mahigpit na nilimitan ng CCP ang pagdalo ng mga bisita sa pambihirang face-to-face showbiz event. Ito rin ang unang malaking public appearance ni Arcilia na patuloy na nag-iingat sa kanyang kalusugan sa mga lock-in taping sa FPJs ang Provinsyano at iba pang proyekto. Mario Dumawal, ABS-CBN News. Ipinagpatuloy ni Senador Manny Pacquiao ang pangangampa niya sa Calabarzon ngayong araw. Live mula sa San Pablo City sa Laguna, nagpapatrol Michael Dalizo. Mike, paano sinalubong ng mga taga Laguna si Pacquiao? Alvin, marami yung mga nagtsagang naghintay at nagbabad sa init ng araw para makita at makamayan ang presidential bet ng PROMD na si Senator Manny Pacquiao sa kanyang pagsuyod dito sa Laguna. Sumentro ang mensahe ni Pacquiao sa pagpapaunlad sa kabuhayan ng mga mangingisda at pagpapanagot sa mga magnanakaw sa pamahalaan. Marami ang mga nag-abang para salubungin ang motorcade ni Senator Manny Pacquiao sa Laguna. Hindi magkamayaw ang gustong kumamay at magparitrato sa boxing superstar. Ang magkaibigang Shara at Cheryl nagtiyaga sa init para makita si Pacman sa San Pablo. Bakit po nakita kayo kahit mainit? Kasi para pakita po namin ang suporta namin sa kanya. Matapang. Paano niyo po nasabi yan? Dahil po dun sa katulad ng pagbaboxing niya, pwede siyang panglaban. Kahit nakasaklay, hindi rin problema kay Mang Joselito ang paghihintay sa kanyang pambato. Siyempre, committed na rin ako nung paniniwala ko na siya.
Kasama ni Pacquiao sa pangamba niya ang kanyang may bahay na si Jinky, habang may ilang lokal na kandidato rin ang sumabay na sa motorcade. Wala pa rin ang running mate ni Pacquiao na si Congressman Lito Atienza na sumailalim sa operasyon dahil sa pilay sa paa. Nag-cortisicol din si Pacquiao sa mga opisyal ng barangay, mga mayor at kay Governor Ramil Hernandez. Higit 2 milyon ang mga rehistradong botante sa Laguna ngayong 2022, 9 na milyon sa buong Calabarzon, ang rehiyon na may pinakamalaking bilang ng botante. Binigyang diin ni Pacquiao ang pagsusulong sa kapakanan ng mga mangingisda. Ang laki ng utang ng loob ng sambay ng Pilipino dito sa mga farmers at sa facial folks natin dahil sa kanila ay nakakakaan tayo. Matapang naman ang mga binitawang salita ni Pacquiao laban sa mga nananamantala umano pagdating sa public utilities tulad ng tubig at kuryente. Ang mga kawatan ay pinagsasamantalan lahat ng mga public utilities natin. Pag ako naging presidente, naku, ipapahiya ko talaga sa taong bayan na hindi magtatagal po, matagal na siguro yung 6 na buwan kung hindi ko siya ma-kick out sa posisyon niya. Suwestiyon ni Pacman, palakasin ang mga non-tax revenue at panagutin sa batas ang mga korap. Kumanta na lahat kasi madugo talaga. Hindi naman madugo na patayan pero madugo para makulong lahat ng mga magkawatan sa gobyerno. Dito ko ipakita sa kanila kung sino si Manny Pacquiao. Sakaling pala rin sa Malacanang, ipinangako ni Pacquiao na magkakaroon ng sariling bahay ang lahat at makababalik ang mga pinalaya sa lupain. Isinusulong din niya ang sapat na kagamitan para sa mga guro. Alvin, mula sa pakikipag-usap sa mga opisyal ng barangay at mga mangingisda dito sa San Pablo, sunod namang pupuntahan ng Team Pacquiao ngayong araw ang Kanlubang para makipag-usap sa mga tsuper. Susunod na pupuntahan bukas ni Pacquiao ang Guagua, Pampanga para dumalo sa isang aktibidad ng simbahan at magkakaroon din siya ng online meeting sa national leaders. Balik sa iyo, Alvin. Maraming salamat, Michael Delizo. Sinuyod naman ang kampo ni Partido Federal ng Pilipinas, Standard Bearer Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang Caloocan City. Pero hindi lang supporters ang nakaharap ni Marcos Jr. sa kanyang pag-iikot, kundi maging ilang aktivista. Nagdaraos ngayon ng rally sa North Caloocan sina Marcos Jr. at live mula doon, nagpapatrol si Anjo Bagaisan. Anjo, hindi ba nagkatensyon yung pagsalubong ng mga aktivista sa Marcos supporters? Sila hindi nagka-epekto din doon sa mismong ginagawang ang caravan kanina ni presidential candidate Bongbong Marcos Jr. Yung pagprotesta ng ilan ng mga aktivista doon sa pagkakandidatura nga nitong si Marcos. Pero hanggang sa mga oras na ito naman, Zim, sa sinasagawang Grand Proclamation Rally dito sa North Caloocan, patuloy pa rin na hinihintay ang pagdating ni na Marcos at ang katandem niyang si Sara Duterte Carpio. Ito kasing Caloocan City, kasunod ng Quezon City at ng lungsod ng Manila, ay ang ikatlong may pinakamalaki kamaraming botante sa buong NCR at ikalima naman na most vote-rich city sa buong Pilipinas. Kaya naman, maging ang North at South Caloocan e inikot ni Marcos kanina na sinalubong naman ng daan-daang taga-suporta. Madaling araw pa lang nakaabang na sa EDSA Balintawak ang mga taga-suporta ni Partido Federal ng Pilipinas Presidential Bet Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na dumating mag-aalas 9 ng umaga para sa kanyang motorcade sa South Caloocan. Sa mga loobang kalsada gaya ng Zapote Road sa Bagong Baryo, bumagal ang caravan dahil sa dami ng mga nag-aabang. Nauna sa kanikanyang sasakyan ang mga sumamang senatorial candidates ng unit team na sina Herbert Bautista at Gilbert Chodoro. Pero ang ilang tindera, hindi naman nainip sa paghintay sa napusuan na umano nilang kandidato. Ano po yung gusto nyo gawin niya? Mulad ang bansa pa rin. Magkaroon ng pagkakaisa. Galing na tayo sa madilim eh. Para mabago naman. Dahil sa dagsang supporters, hindi maiwasan na may mga makipagkamay pa rin o humila kay Marcos Jr. Sabi ni Andy na isang seaman, kapwa niya Ilocano si Marcos at plano niyang iboto sa absentee voting. Kasi ano, panimbigan yung talagang bayani o hotlabad yun. Kasi parang hindi na naturo pa dyan eh. Kami namin pinaprocess na ano. Laging pila, dapat kami priority. Kami nagpapasok ng pera sa bansa. Pagdating ng convoy sa EDSA, dumagsa sa highway ang mga taga-suporta papunta sa sasakyan ni Marcos. Lumagpas na rin ang mga tao sa mga sidewalk at maging center island sa may monumento circle.
Pero pagdaan ng motorcade ni Marcos sa tapat ng San Roque Cathedral sa Imabini Street, naglabas ng mga placard at streamer ang ilang aktivista na nagbabalang huwag iboto ang magnanakaw at sinungaling at nagpaalala ng never again sa diktadura ng ama ni Marcos. Hindi na tinapos ang natirang 7 kalsada ng motorcade sa South Caloocan. Dumating naman ang convoy sa New Caloocan City Hall pasado alauna ng hapon. Nilapitan si Marcos ng mga nagpapirma ng mga t-shirt at ibang gamit bago magpahinga. Nagpasinaya naman ng campaign headquarters sa Alaminos, Pangasinan ang katandem ni Marcos na si Davao City Mayor Sara Duterte Carpio ng Lakas CMD. Nakatanggap naman ng endorso ang Marcos Duterte slate mula sa magkatunggali sa pagkagobernador ng Pangasinan, sina re-electionist Governor Amado Espino III at Congressman Ramon Guico III. Ang daladala ko po ay ang turo ng aking mga magulang sa aking pagsisilbi doon na pagtatrabaho sa Davao City. Sa aking pagtatrabaho po, pantay-pantay ang lahat. Ano, batid pa rin ang usad ng trapiko sa dalawang lane itong Malaria Road kung saan nga nasa, nakatayo tayo. Nasa labas ito ng open air venue kung saan sinasagawa yung Grand Proclamation Rally na dadaluhan ni na Marcos at Duterte. Sa ngayon, may ilang pang mga kalsada silang dinadaanan sa kanilang ruta bago makarating dito. Magsisilbi rin campaign activity yung okasyon na ito para sa mga kandidato ng local party na Team Action at Malasakit. Suportado kasi si Marcos ng kasalukuyang mayor ng Caloocan na si Oka Malapitan na tumatakbo naman para sa unang distrito sa Kongreso. Ang anak niya si Congressman Dale Alo Malapitan ang tatakbo naman bilang mayor. Magkasama nga lumahok kanina sa motorcade na umikot dito sa North Caloocan, papunta dito sina Marcos at Sara Duterte Carpio bandang alas 3:30 na tumula kanina mula sa Caloocan City Sports Complex. Mahigit isang oras na mula dun sa unang original na schedule ng kanilang pagbiyahe. Pero patuloy pa rin yung mga suporta, taga-suporta na umabang sa kanila sa iba-ibang mga daanan papunta rito. Inaasahan na magsasalita rin bukod sa kanila at sa mga local candidates yung mga senatorial slate ng Unity. Kasama na dyan yung nagsasalita ngayon na si dating presidential spokesperson Harry Roque. Inaasahan naman din na dadalhin ng Unity ang kanilang kampanya para bukas sa lungsod ng Maynila. Zen, balik sa'yo. Maraming salamat, Anjo Bagawisan. Samantala, nanuyo ang Partido Reforma Tandem ni na Senador Panfilo Lacson at Tito Soto sa Baguio City ngayong araw. At live mula sa Baguio City, nagpapatrol, Rafi Santos. Rafi, kamusta naman ang pangangampanya ng Team Lacson at Soto dyan sa Baguio? Yes, Jen, matapos ng formal na i-endorso ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong ang kandidatura ni Presidential Candidate Panfilo Lacson, ay nilinaw naman niyang suportado rin niya ang katandem na ni Lacson na Vice Presidential Candidate na si Senator Tito Soto. Sinimulan nga ni Lacson ang kanyang ikalawang araw sa Baguio City sa pagdalo sa homecoming sa Philippine Military Academy. Binigyang parangal si Lacson ng Lifetime Achievement Award. Ayon sa Senador, isa itong malaking karangalan at pagkilala sa kanyang serbisyo publiko. Kasama ring pinarangalan ng PMA si Baguio City Mayor Magalong para sa Outstanding Accomplishment for Administration. Si Lacson ay miyembro ng PMA Class 71 habang si Magalong naman ay miyembro ng PMA Class 82. Matapos ang seremonya, nakita muli si Lacson, Soto at Magalong sa Baguio Cathedral at nag-ikot sa Session Road papuntang Burnham Park. Nakasalamuhan nila ang ilang mga residente at turista sa lugar. Kasama rin nila nag-ikot sina Senatorial Bets Manny Piñol at Guillermo Ilyazar na kinilala rin ng PMA kaninang umaga. Samantala, nilinaw ni Magalong na hindi niya ini-endorso si Vice Presidential Candidate Senator Kiko Pangilinan. Nagulat ng umano siya kaya naitaas ang kanyang kamay noong Webes na inakala ng marami na pagsuporta ng alkalde kay Pangilinan. I was placed on the spot out of respect kay Senator Kiko. The very warm reception given to us by Mayor Magalong and the people of Baguio, which I know represents the bigger part of Cordillera, is more than enough. That's a good indication because yung tandem parang nandoon na sa consciousness ng mga tao. Nung namasir kami doon sa Tamawan, ang dami ro mga taga Nueva Ecija, taga Cavite, kung saan ang gagaling. Ang napansin ko lang, nung naglalakad ako, ang lagi tinatanong nila, Sir, nasaan si Senate President? Magkikita kami mamaya, sabi ko.
Yes, Zen, bukas ay biyaheng Nueva Ecija naman ang Lacson-Soto Tandem para suyuin ang mga botante sa isa sa mga vote-rich provinces sa Pilipinas. Zen. Maraming salamat, Rafi Santos. Nakuha ni Aksyon Demokratiko presidential candidate Isko Moreno Domagoso ang suporta ng grupong tumulong sa pagkapanalo ni Pangulong Rodrigo Duterte noong 2016 presidential elections. Nagpapatrol, Bianca Dava. Sa pagtataas ng God First sign kanina, formal na inanunsyo ng grupong Mayor Rodrigo Roa Duterte National Executive Coordinating Committee o MRRD na si Manila Mayor Isko Moreno Domagoso ng Aksyon Demokratiko ang susuportahan nilang kandidato sa pagkapangulo. Ang MRRD ang pinakamalaking grupo ng volunteers na tumulong sa pagkapanalo ni Duterte noong 2016. Bawat pusulok ng Pilipinas, meron po tayong kasali at miyembro po ng MRRD NECC. Malakas po ito at talaga pong tutulong po kami para sa kandidatura ni Mayor Isko Moreno. We are actually a nationwide movement in the different regions, in the different provinces. Pero nilinaw ni dating Secretary John Castriciones, desisyon lamang ng grupo ang endorsement kay Moreno at hindi ni Pangulong Duterte. Is President Duterte inclined po to endorse or support Mayor Isko? I suppose that if that is the will of the majority, then that would be the will of the President. I hope that the President will really endorse Mayor Isko Moreno. Nagpasalamat si Moreno sa pag-endorso sa kanya ng MRRD. Pero kailangan anya munang kausapin ang mga kapwa-kandidato kung isasama sa senatorial slate ng Aksyon Demokratiko si Castriciones. We have to be fair with our situation. Magtsatsaga tayo. May panahon pa. Mahirap tong laban ko. So kailangan ko ng lahat ng uri ng tulong. Umaasa rin si Moreno na makukuha niya ang endorsement ng PDP laban. Sana kung wala namang presidente ang PDP laban, baka pwedeng ako na lang. Baka lang. Wala namang masamang nagsasabi. Ayokong hulaan nila pa yung damdamin ko. Ayon naman kay Aksyon Demokratiko Chairman Ernest Ramel, bagamat posible ang pakikipagkoalisyon ng partido sa PDP laban kung i-endorso ng grupo si Moreno, kailangan reformist at progressive ang alyansa at hindi transactional lamang. Bianca Dava, ABS-CBN News. Inarang ang grupo ni presidential candidate Caliodi de Guzman na makikipagpulong sana sa isang grupo sa loob ng isang subdivision sa Antipolo City. Ayon sa developer, hindi nagpaalam sa kanila si Caliodi. Nagpapatrol, Mike Navalo. May permit kami, bakit hindi nyo kami papasokin? Ano problema? Sino nagbabawal? Bahagyang nagkatensyon kanina sa pagpunta ni lakas ng masa presidential candidate Caliodi de Guzman sa isang subdivision sa Antipolo. Makikipagpulong sana siya sa isang samahan. Ayaw papasukin ng gwardiya ang kanyang grupo kasama ang media. Wala raw kasing pahintulot ng may-ari. Pero hindi rin umobra nang si Caliodi na lang ang papasok sana at hindi nakasama ang media. Ako'y guest. Bisita ko nung nakatira. Bakit ayaw akong pupuntahin? Hindi pa final ang na sila ang may-ari. May labanan pa. Trabaho lang sir, trabaho lang. Press. Oo nga. Pero ang trabaho. Gusto ko lang na makausap yung mga supporters na nangangako na ikakampanya ako dito sa Rizal. Alam ko na kaya nila nagagawa yung hindi payagan kasi armado yung mga gwardiya at may mga connection sila. Gate ni Caliodi, may kaso pa sa korte hinggil sa tunay na nagmamayari ng lupa. Kaya hindi dapat siya pinagbawalang pumasok. Ayon sa presidente ng asosasyong Samakaba, 30 taon na silang nakatira doon. Pero bigla umanong sumulpot ang mga nagpakilalang mga may-ari. Ang Winning Homes Realty and Development Corporation na siyang nagbawal kay Caliodi na makapasok. Public road po ito, so hindi po dapat nilang harangin. So nagtaka lang po ako bakit nila hinarang ngayon. Balak ni Caliodi na silipin ang ganitong sistema ng umano'y land grabbing kapag naihalal na Pangulo. Tatapusin natin to. Ipa-evaluate natin, ipa-review natin ang lahat ng mga lupang
publiko, lahat ng lupang publiko. At lahat ng mga nagkakamkam, i-review natin kung kailan na nakatira ang mga tao sa isang lugar. Wawalisin ko yung lahat ng mga land grabber. Sa isang pahayag, iginit ng marketing director ng Winning Homes Realty and Development Corporation, pribadong lupain ang subdivision at dapat hiningi muna ang kanilang pahintulot at ng Homeowners Association. Wala umanong katotohanan ang mga paratang laban sa kanila at maaring maling impormasyon ang nakarating kay Calyodi. Iilan lang umano ang mga nagre-reklamong informal settler kumpara sa 80 pamilyang tinanggap na ang relocation sa subdivision. Hiling pa nila kay Calyodi, pakinggan din ang panig nila bago magpakalat umano ng maling impormasyon para lang sa kanyang kampanya. Mike Navalio, ABS-CBN News. Samantala, wala naman po itinakdang aktibidad o kampanya ngayong araw si Vice President Lenny Robredo. Pinag-uusapan ng ilang netizens ang litrato ng isang bagong kasal sa Ilocos Sur. Halos matakpan na kasi ng pera sa money dance ang bagong mag-asawang sina Mark at Julie May Quiton. Umabot lang naman ito ng kalahating milyong piso. Agad umano nilang hinulog sa bangko ang malaking halagang regalo ng kanilang mga magulang. Sana all. Yaman. At yan ang mga balitang nakalap sa aming tuloy-tuloy na pagpapatrol. Ako po si Zen Hernandez. Ako po si Alvin El Chico. Andito kami, naglilingkod para sa inyo saan man sa mundo.